Magandang araw mga kabayan! Kwentong Depends po muli tayo. January 3, 2024, araw ng Miyerkules, ay nagsagawa ng Joint Maritime Patrol ang Philippine Navy at United States Navy sa West Philippine Sea. Tila nagpakita nga ng tikas ang ating sandatahang lakas kasama ang Amerika nang sabay-sabay nitong naglayag sa West Philippine Sea. Pagpapakita na atin at kaya natin magsagawa ng patrolya sa mga inaagaw na teritoryo ng China. Kasama sa mga Philippine Navy ships na naglayag ay ang BRP Gregorio del Pilar, BRP Ramon Alcaraz, at BRP Davao del Sur. Sa US Navy naman, ito ay ang USS Carl Vinson, isang aircraft carrier, USS Princeton, USS Kidd, at USS Sterett. At dahil nga dito ay namataan na bumubuntot ang dalawang Chinese Navy frigates, mga barkong pandigma ng China habang naglalayag at nagpapatrolya ang grupo. Nagsagawa ng radio challenge ang ating mga sundalo upang ipakilala na ang lugar na ito ay under sa jurisdiction at napapaloob sa soberanyang teritoryo ng Pilipinas. Nakalimang radio challenge ang ating Navy, ngunit hindi nagsalita o managbigay man lang ng reply ang barko ng Chinese Navy. Noong January 4 din, araw ng Huwebes, ay napabalita na habang nagkoconduct ng maritime patrol ay pinayagan na ng US Navy lumapag sa kanilang Carl Vinson aircraft carrier ang mga air assets ng ating sandatahang lakas. At dahil nga sa sunod-sunod na sanib puwersa sa pagpapatrolya ng Philippine Navy at US Navy ay tila nagpasaring ang isang Chinese official. Sa isang press briefing noon ding January 4, 2024, araw din ng Huwebes, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin na isang quote-unquote provocative military activities ang ginagawa ng Pilipinas at Amerika at hindi daw nito matutulungang maresolba ang maritime disputes. Ayon sa kanya, quote-unquote, "We urge relevant countries to stop the irresponsible moves as well as respect regional countries' effort to uphold peace and stability in the South China Sea. China will continue to firmly safeguard our territorial sovereignty and maritime rights and interests and makes efforts to uphold peace and tranquility in the region." Pahayag ni Wang Wenbin. Ang mga pahayag na ito ay tila kabaliktaran sa ginagawa ng China na pangaakin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Tila nang gagaslight at binabalik pa sa ating bansa ang sisi sa nangyayaring sigalot. Kitang-kita din ang kanilang pagbabaliwala sa desisyon ng UNCLOS regarding sa ating karapatan sa mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Ikaw kabayan, anong masasabi mo sa mga pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesman na si Wang Wenbin in regards sa pagpapatrolya at sama-samang pagsasama ng ating US Navy at Philippine Navy sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea? Comment down below lang po.